Kaibigan, gusto mo ba ng pagbabago sa iyong buhay? Kapatid, anong pagbabago ang nangyari na sa iyong buhay? Yan ang ating sasagutin sa ating devotion, sa ating pag-aaral ngayong araw na ito. Again, welcome sa inyong lahat. Salamat sa inyong pag-subscribe at palagi ang panunood at pakikinig. At kung hindi ka pa nag-subscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-share din sa inyong mga kaibigan at mga kapatid. At i-notify mo rin para ikaw ay ma-update ka sa mga susunod na ating mga video. So sa araw na ito, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa transformation. Transformation o pagbabago. At yan ay makikita natin sa kanyang salita sa Romans chapter 12 verses 1 and 2. At nais kong basahin ito sa inyo. In Romans 12, 1 and 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masasaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang paksa ng ating pag-aral ngayon ay be transformed by the renewing of your mind. Hayaan natin ang Diyos ang siyang magbago sa ating pag-iisip. Meron isang kwento sa India, sa city ng Mysore. Meron ginawa doon nakakaibang paaralan. Meron isang luma at hindi ginagamit na tren na konektado, dalawang katawan siya, o ito ay square or rectangle, yung nakakonect na tren. Alam ko, nakakita na kayo. At malaki at maluwag din siya, naggawa sa metal at o bakal. So, ang nangyari doon ay naisipan ng mga local educators at sila ay nakipag-team up sa Western or Southwestern Railway Company para bilhin at i-remodel ang tren na ito na matagal na rin hindi ginagamit. Maganda yung kanilang naisip at dahil doon pumayag at ito sinimulan ang pagbabago, ang transformation. So ginawa nila ay pininturuhan nila sa loob at sa labas at binigyan ng magandang kulay at hindi lang yun. Gumawa rin sila ng hagdanan at gumawa sila ng mga fans at ganun din. Siyempre, may lamesahan, lamesa at mga upuan. So, talagang maganda yung pagkanyang pagkagawa. Sapagkat nung natapos ito ay kaaya-aya tignan na kakaibang paaralan. At sa paaralan na ito, nung natapos na ito, ay may mga nag-enroll at pumasok sa school na ito. Very attractive siya. At ngayon meron silang 60 na students. Hindi ganun kalakihan, pero marami pa rin na-accommodate na mga bata. At dahil doon, ay masaya silang nag-aaral. Dahil ang dating hindi ginagamit na tren ay naging magandang paaralan dahil sa napakagandang transformation na nangyari. So ang dating hindi, yung sabi nating walang silbi, ngayon ay may silbi na. At yung dating hindi maayos, ang itsura ngayon ay napakaganda at very attractive and colorful na. At hindi ba yun? Ito ay isang lugar kung saan mga bata natututo, nag-aaral para sila ay magkaroon ng magandang
kinabukasan. Alam niyo ba ang pangalan ng school na ito doon sa India, ay tawag nila ay Nali Kali. Nali Kali. Na ang ibig sabihin nito ay joyful learning. Lagang pinapakita dito na ang pag-aral dito ay masaya. So minsan ang tingin ng karamihan ngayon ay ang pag-aaral ay parang pabigat, parang ito ay burden, pero ito ay dapat maging katuwaan natin, ibig sabihin, gawin nating masaya ang ating pag-aaral. So ito ang makita natin na halimbawa sa school na India, yung isang paaralan na ito, Nali Kali. So ganito din ang sinasabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 12, na kung paano mababago ng Diyos hindi lang ating buhay, ang ating pag-iisip, para makita natin kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. So diyan makikita natin na merong mangyayaring pagbabago or transformation sa ating buhay kung susundin natin ang kanyang mga kautusan. Una, doon sa verse 1, sinabi na, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable before God. Okay. So yan, una ay i-align natin ang ating buhay bilang isang handog. So handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Sa Romans, nung sinulat ito ni Paul, ay itong mga mananampalataya. At diniscuss din ni Paul na ang tungkol sa buhay bago sila ay naging Kristiyano. At tunay, ang simula ay dapat magkaroon ng personal na relasyon. Bago mo ialay ang buhay mo, ay kailangan mo ng manampalataya ka, magtiwala kay Jesus. Sapagkat simula nung tayo nagtiwala kay Jesus, ay doon ay inialay din natin ang ating buhay at doon nagsimula ang pagbabago ng Diyos sa ating buhay. So kaibigan, kung hindi mo pa ibinigay ang iyong buhay, una ay magtiwala ka kay Kristo. Ikaw ay makasalanan, ikaw ay kailangan mo si Jesus at siya lamang ang ating tagapagligtas. So, diyan nagsisimula ang pagbabago. At ito ay sinabi ni Paul doon sa mga kapatid na, I beseech you. So, talagang parang nagmamakaawa siya. Pero dito ay may kasamang kanyang panalangin. At sinasabi niya sa lahat ng ating natutunan, ay kailangan nating i-apply ngayon ito. So, sa pag-alay ng ating buhay. At ito ay kanyang sinabi dito para ito ay maging kalugod-lugod sa Diyos. So, nagsimula ang pag-aalay natin ng ating buhay at yun ay patuloy isang proseso. Hanggat tayo nabubuhay, tayong mananampalataya ay hindi pa natatapos ang ating transformation. So, pangalawa sa verse 2, sabi niya, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Be not conformed to this world. Negatively, sinabi nito. Ano ba yung world na sinasabi dyan? Ang mundong sinasabi dyan ay yung sistema. The evil and ungodly system of this world. The popular culture and manner of thinking that is rebellion against God. So, it's an ungodly pattern. So, sinasabi niya, do not embrace the system, the evil system of this world. Okay? So yan ang nais ng Diyos at yan ay utos sa atin na huwag tayong makiayon sa masamang sistema ng mundong ito. Yes, we are in this world but we are not of this world. At ipakita natin na tayo ay kakaiba, ay binago ng Diyos at patuloy na binabago ng Panginoon. At sinabi niya, at hindi lang yun na do not conform to this world, but positively be transformed by the renewing of your mind. Ibig sabihin, hayaan nating baguhin tayo ng Diyos sa ating pag-iisip. At sinasabi niya dito yung renewing of your mind. Kasi dito sa ating pag-iisip,
kung paano natin tignan ang ating buhay, ay yung ating thinking, perspective, ay napakahalaga. Pero ang nice kong pansinin natin dito is yung word na transform. Alam nyo ba yung transform sa original word nito ay dito kinuha yung salita sa English word na metamorphosis. Alam natin yan sa na mahilig sa science, metamorphosis. At ang popular na ginagamit dyan na halimbawa ay yung caterpillar, na from caterpillar into butterfly. Kasi from change, no? Merong pagbabago. So ang ibig sabihin niyan ay yung from one thing, but then it becomes another thing. Okay, so yan is changing. So merong proseso, katulad na lamang yung caterpillar, yung pagtingin natin ay siyempre yung uod na yan na tingin natin ay ugly siya o hindi attractive, pero sa pagdaan ng mga panahon ay yan ay magiging magandang butterfly o paro-paro na lumilipad at punong-puno ng kulay. So yan ang nangyari, ang ibig sabihin ng metamorphosis. The caterpillar, yes, is not beautiful, but the butterfly is beautiful. So the caterpillar crawls, okay, but the butterfly flies. So yung mga gardeners ay ayaw na ayaw nila yung mga caterpillar, yung mga uod na, yung kumakain sa mga halaman nila, yung mga dahon. Okay? Pero yung mga butterflies naman, ay sila naman ay na-attract dun sa mga halaman. Mga flowers. Yan ang mga nakikita natin, mga lumilipad na mga paro-paro. So, ganun din ang sinasabi dito na ang banal na espiritu na siyang nagbabago sa atin ay maging, na tayo ay maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Okay? Mula sa uod o higad na kinamumuhihan o hanggang sa naging magandang kaaya-ayang parong-paro. So yung dating kinamumuhian mo ngayon ay nung naging magandang paro-paro na, ay ikaw na ang humahabol. So ganyan ang buhay natin, mga kapatid. Nung tayo hindi pa ay mananampalataya, ang buhay natin ay walang silbi. Pero niligtas tayo ng Panginoong Jesus at simula doon ang proseso ng transformation at tayo ay nababago ang ating buhay. At alam ko ikaw ay binago ng Diyos nang tinanggap mo ni si Jesus, at ngayon ay patuloy na binabago ang iyong buhay. At kung ikaw ay patuloy mong ihayaan ng Diyos at magpasakop sa kanyang kalooban, ang banal na espiritu ang siyang tutulong sa iyo para baguhin ang mga ugali, mga pag-iisip. Yan, para tayo ay maging katulad ni Kristo. So, ang transformation na ito ay hindi pa natatapos. It is an ongoing process, and this process is not easy. Di madali yan, maraming pagsubok at matalagang mga sufferings, pero tuloy-tuloy lang pa tayo at hayaan natin na ang Diyos ang siyang gumawa sa ating buhay, at maging masunurin lang tayo at mag-submit sa kanya. So katulad ng trend, may mga stops and starts. So yan ay proseso hanggat makarating sa destinasyon. Yes, yung process ay nakakatulong para maintindihan natin kung ano ang gusto ng Diyos sa ating buhay. And it takes us to a place where we will learn to know God's perfect will. Anong sabi ni Apostle Paul? That you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Napakaganda. Sapagkat dito natin malalaman ang kalooban ng Diyos. Patulad na lang yung trend.
na school to train. Talagang yung kakaibang paaralan na ito, ang nalikali, nagpapaalala sa atin na ang pag-aaral ay isang masaya. So, para ma-enjoy natin ang pag-aaral natin, pag-grow natin, kung saan binabago tayo ng Diyos. Yes, maraming mga itong mga lubak-lubak na daan, pero patuloy lang tayo sa buhay na ito sapagkat alam natin na kasama natin ang Diyos at ang kanyang salita na patuloy na nag-guide sa atin. So, the Lord is changing us to be like Christ. It involves a lot of learning. So, sana ito ay magandang paalala sa bawat isa sa atin na patuloy tayong mag-grow, patuloy naman mag-mature, and to make learning a joyful experience na kasama natin ang Diyos. So, naway pagpalain tayo ng Diyos sa ating patuloy na paglalakbay kasama siya. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat sa inyong salita at sa paalala. Yes, ang pagbabago ay nagsisimula sa inyo. Sa relasyon, sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Kristo. At simula nung kami ay naging isang anak ninyo, ay ito po ang simula din ng pagbabago. At hanggang ngayon ay patuloy niyo po kami binabago. At tulungan niyo kami na maintindihan po namin ang inyo pong kalooban at ialay, ihandog na patuloy ang aming buhay at hindi po makiayon sa masamang sistema ng mundong ito. At isipin, Panginoon, at hayaan ang banal na Espiritu ang siyang magbago ng aming isipan. At salamat, Panginoon, kasapagat alam namin pag ginawa namin ito ay may pagbabago kayong gagawin sa aming buhay. At salamat, Panginoon. Dalangin ko ito na pagpalain nyo ang mga katotohanan ito sa bawat isa sapagkat ito'y aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat muli sa inyong pakikinig. Ito muli ang inyong lingkod PG nang nagsasabi, ang buhay ay may kabuluhan kung ito'y inialay kay Kristo.